Puso, alam nyo ba na ang saging dito sa Pilipinas ay nagmula pa sa Malaysian Peninsula? At dahil sa tropical na klima natin, may mahigit 300 uri ng saging ang tumutubo sa ating lupain ngayon. Kaya tag-init o tag-ulan man, may masustansyang prutas tayong mapagsasaluhan. Narito ang report. Kung ikaw ang papipiliin, anong saging ang paborito mong kainin? Lakatan. Latundan po. Tabang. Para makaiwas sa sakit, pag-init man o hindi, di matatawaran ang sustansyang hatid ng mga prutas gaya ng saging. Lalo't patsiksik ito sa bitamina gaya ng potassium, calcium, magnesium at beta-carotene. Mabuti na lang at madali itong itanim at palaguin sa tropical country na gaya ng bansa natin. Itong portion na ito, tinatawag nilang sucker or shoot. Now, mula dito, pagka itinanim ito, i-transplant mo, it will take about 12 to 18 months bago mag-flower. Pagka nag-flower, it will take another 4 months bago ma-harvest yung bananas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, mula sa mga kalakal galing sa Malaysian Peninsula nang galing ang kauna-unang saging na itinanim sa Pilipinas. Ang ating saging ay nag-originate yan sa Malaysian Peninsula. Exchange of labors, yung parang ano, nag-ano lang tayo ng mga tao sa ibang lugar, trading of slaves doon. Yung ating saging ay nadala sa India, Africa, Canary Islands, Caribbean Islands, hanggang umabot ito sa Amerika. Mahigit 300 ang uri ng saging na tumutubo sa bansa. Ang Cavendish variety daw ang pinakamabenta sa international market. Ang mga pangunahing bansa na pinagdadalhan natin ito ay Japan, China, Hong Kong, Korea at Saudi Arabia. Dito naman sa ating lakatan at natundan daw ang paborito. Itong exportable na variety natin, itong Cavendish. Then itong ating saba na ginagawang chips, ito yung marami ngayon sa in-export natin sa China. Then ang ating local na banana, itong ating lakatan, latundan at saka saba kardaba. Ang saging na saba naman, the best kung lulutuin pang ulam o merienda. Ang banana farm na ito sa Pagsanghan, Laguna, banana chips ang specialty. Pinong-pinong hinihiwa ang manibalang na saba at saka pipirituhin at lalagyan ng asukal. Nakarating na raw sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga banana chips na ito. At dahil sagana tayo sa saging, kahit saan, mabibili ang paboritong merienda na ito, ang banana cue. Kahit hilaw pa ang saba, pwede na itong lutuhin. Gaya na lang ng ginataang hilaw na saba na kung tawagin ay sarobot. Pakukuluin yung pangalawang gata. Tapos pag kumukulo na, lalagay mo yung pandan, tapos yung saging. Sarap. Masarap po, malinamnam. Mainit man sa ating bansa, naging mainam naman itong klima para maging sagana tayo sa iba't ibang prutas. At ang sustansya at sarap na kanilang hatid, laking tulong din para maibsan ang matinding init.